Tidal Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang gabi po. Ito po ang latest update natin para po dito sa minomonitor natin low pressure area no, na nasa halos sa pinakalinya na ng ating Philippine Area of Responsibility. Ayon nga po sa advanced weather forecast ng European Center, bumaba nga po ang tsansa nito na maging isang bagyo. Posible nga po as low pressure area papasok yan ng bansa at ito'y dadaan sa parte ng Visayas at lalabas sa may parte ng Palawan. Mas bumaba nga ang tsansa niya maging bagyo dahil nga po itong malakas na bagyo ang sumisira sa sirkulasyon. Itong low pressure area, kung mapapansin nga natin na yung hangin at yung extension ng kaulapan niyan ay umaabot dito sa low pressure area. At meron pa nga po tayong pagbugso ng northeast monsoon na isa pa sa nagiging dahilan sa hindi magandang sirkulasyon ng low pressure area. Kaya ito po ay magandang balita pa rin sa ating mga kababayan dahil mababa ang tsansa niya sa ngayon na maging isang bagyo. At asahan nga po natin na magdudulot naman po ito ng mga pag-ulan sa may parte ng Visayas, Bicol Region, Mindanao at Palawan pagdaan nga po nitong low pressure area. Kaya iba yung pag-ingat at paghahanda pa rin dahil posible naman po ito magdulot ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. At habang yung minomonitor naman nating severe tropical storm na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility na nasa parte ng Guam, hanggang sa ngayon nga po, mababa ang tsansa niya na pumasok ng PAR at ito'y posibleng dumiretso sa may karagatan ng Japan bilang isang typhoon category. Asahan nga po natin ngayong araw at hanggang mamayang madaling araw ay may mga posibleng mahina at katamtamang pag-ulan dito nga sa may Mindanao, Bicol Region, Eastern Visayas, Central Luzon, at maging dito nga po sa may parte ng Metro Manila at natitirang bahagi ng ating bansa dahil na rin po yan sa extension ng kaulapan ng low pressure area at nga yung ating localized thunderstorm. Dumako na po tayo sa ating advanced weather forecast. Dito po mapapansin natin yung pagkilos nitong low pressure area. Posible nga bukas ay pumasok na to ng Philippine Area of Responsibility bilang isang low pressure area. Mapapansin po natin na asahan nga po natin na makakaranas ng pag-ulan ng Visayas, Bicol Region at Mindanao dahil nga po sa low pressure area. Kung mapapansin nyo nga po ang pagbugso ng northeast monsoon, ito nga po sa isang nagiging main factor kung bakit nasisira yung sirkulasyon ng low pressure area kaya hindi natutuloy yung kanyang pag-intensify. At yung paghatak nga ng malakas na hangin nitong malakas na bagyo na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. At ito nga po by October 11, tuloy-tuloy nga po makakaranas na mahina at katamtamang pag-ulan ng gitnang bahagi ng bansa. Tatawirin na nga po yan ng low pressure area. Lalabas po yan dito sa may parte ng Palawan by October 12 at tuloy-tuloy nga po nabubugso na yung ating northeast monsoon. At mapapansin nyo nga po na makakaranas na ng malamig na simoy ng hangin ang extreme northern Luzon at northern Luzon maging central Luzon. At yung low pressure area naman ay magpapaulan po yan sa parte ng Palawan. Pagdating naman po ng October 14, no, patuloy nga po yung low pressure area magpapaulan sa western section ng bansa. At pagdating naman po ng October 15, may mga pag-ulan pa rin sa western section ng bansa. At pagdating naman ng October 16, no, dito nga po ay posibleng mag-intensify pa na itong low pressure area pero nasa labas na po ito ng Philippine Area of Responsibility. Pero magdadala po yan ng pag-ulan sa may Palawan at western section ng ating bansa dahil nga po sa paghatak niya sa southwest monsoon. Pagdating naman po ng October 17, magkakaroon tayo pa ng bagong low pressure area at bagong bagyo na nasa labas ng bansa pero mababa po ang tsansa nito na pumasok ng Philippine Area of Responsibility. Pagdating naman ng October 18, tuloy-tuloy nga po na magiging maganda ang lagay ng panahon. Asahan lamang natin yung mga biglaang pagbuhos ng pag-ulan dahil nga po dito sa may panibagong low pressure area at yung pagsasalubong nga nung easterlies at nitong northeast monsoon. By October 19, may mga pag-ulan pa rin po tayong mararanasan sa Mindanao, Visayas, kaya iba yung pag-iingat pa rin sa ating mga kababayan. At ito nga po, yung panibagong bagyo na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. At ito nga po, sa ngayon, mababa naman po ang tsansa niya na pumasok ng PAR line.
Again, inuulit po natin ha, yung ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po yan. Malaki pa rin po ang posibilidad na magbago po yan habang malayo pa nga yung ating advanced prediction. Marami pang posibilidad na magbago dyan. Kaya manatili tayong tumutok sa ating advanced weather forecast para malaman po natin kung ano nga ba yung mga posibleng sama ng panahon na makakaapekto sa ating bansa. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po.